Ang ama o anak ba ang nakita sa lumang tipan? Mababasa sa ilang mga bersikulo ng lumang tipan tulad ng Genesis Kapitulo 32 Versikulo 30 na nakita ni Jacob ang Diyos. Gayun din naman sa Exodo Kapitulo 24 Versikulo 9 hanggang 11, mababasa din na nakita ni Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 pinuno ng Israel ang Diyos, ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. Ang katanungan ko, sino itong Diyos na nakita nila kung sinasabi naman sa bagong tipan tulad ng Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 16 na walang taong nakakita o makakakita sa Diyos? Dito may sagot ang mga naunang Kristiyano tulad ni Irenaeus na nabuhay noong pangalawang siglo. Ayon sa kanya na mababasa sa aklat niyang Against Heresies, ang anak na hindi pa nagkakatawang tao ang nandun sa lumang tipan na nakipag-usap kay Abraham, Moses at iba pa. At ayon sa kanya, ang anak ang nagsisilbing visible of the invisible, meaning, siya ang nakikita sa ngalan ng hindi nakikitang ama. Sa makatuwid, kung ang anak ang nandun sa lumang tipan na nakita at nakausap ni Moses, lalabas din na ang nagbigay ng pangalan kay Moses ay ang anak. Dahil dito, lalabas na ang pangalang binigay sa lumang tipan ay hindi pangalan ng ama, kundi pangalan ng anak. Dito lumalabas na ang pangalan ng ama sa lumang tipan ay hindi pa talaga na ipakilala. Like, share and follow me on Facebook. Bakit kaya gumamit ang Biblia ng salitang pinanganak, kung hindi naman literal na nanganak ang ama? Ang sagot, ang begotten kasi, o pagpapanganak ay sumusunod sa apat na prinsipyo para masabi na pinanganak. Una, masasabi na begotten kung ang kalikasan ng nagpanganak ay namana ng pinanganak. Halimbawa, tao ka kasi tao din ang nanganak sa'yo. Ang pagiging tao mo ay nanggaling at pamana sa'yo ng magulang mo. Ang anak sa Biblia ay pinanganak sa dahilang, ang kalikasan na pagka-Diyos niya ay namana niya galing sa Ama. Pangalawa, masasabi na begotten kung ang pinanganak ay ibang person sa nagpanganak. Hindi yung nagpanganak ay yan din ang pinanganak. Ang anak ay begotten, sa dahilang nung pinanganak siya, binigyan siya ng uniqueness of person, para distinct person ng ama at anak. Pangatlo, masasabi na begotten kung ang pinanganak ay hindi sabay sa nagpanganak. Ang anak ay begotten, sa dahilang lumabas lang ang anak nung pinanganak. Ibig sabihin, ang ama at anak ay hindi sabay ang pag-iral. Pang-apat, masasabi na begotten, kapag ang pangalan ng magulang ay namamana ng anak. Ibig sabihin, kung De La Cruz ang tatay, De La Cruz din ang anak. Ang anak ay begotten sa dahilang, ang Jesus na pangalan ay pamana ng ama ayon sa Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 4. Ibig sabihin, ang pangalan na Jesus ay pangalan ng ama na namana ng anak. Share, and follow for more. Sa Isaias Kapitulo 9 Versikulo 6, mababasa natin ang hula na meron ipapanganak na isang bata na lalaki, kung saan ang kanyang pangalan daw, ang isa na itatawag ay walang hanggang ama. Sa makatuwid, ang tinuturo na tatawagin na walang hanggang ama ay ang pangalang ibibigay sa bata, hindi mismo ang bata, kundi yung pangalan na ibibigay sa bata. Itong pangalan, kung anuman ang ibibigay, ito ang tatawagin na walang hanggang ama. At dumating nga ang panahon at natupad ito. Sa Mateo Kapitulo 1 Versikulo 21, pinanganak ang isang batang lalaki kung saan binigyan ng pangalang Jesus. At ayon nga sa hula, ang pangalan na ito ay tatawaging walang hanggang ama. Pero bakit ang pangalan na ito ay tatawagin na walang hanggang ama? Ang sagot, kasi, ayon na rin sa pag-aamin ng anak sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 11, na inulit pa sa Versikulo 12, mababasa natin na ang pangalan na binigay sa anak ay pangalan ng ama niya. Sa makatuwid, lumalabas na ang pangalan na Jesus ay pangalan ng ama, na para bagang isang apelyido na pinamana sa anak, kaya kung ano ang pangalan ng anak, yan din ang pangalan ng ama. Kaya naman, ayon sa Juan Kapitulo 14 Versikulo 13, pag humingi ka sa pangalan ng anak, ang ama ay naluluwalhati, kasi nga pangalan din ng ama ang pangalan ng anak. Comment, like, share and follow me. Mag-subscribe na din sa YouTube channel ko. Mababasa, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa, sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Zacarías Kapitulo 14 Versikulo 9. Pero kailan ito natupad? Mababasa natin sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 10 hanggang 11, na ang lahat sa anak daw ay sa ama, at ang lahat ng sa ama ay sa anak. Ngayon, sa sumunod na versikulo, nabanggit na ang pangalan na binigay sa anak ay pangalan daw ng ama,
sa makatuwid, dahil binigay sa anak ang pangalan ng ama, naging isa sila sa pangalan. At mababasa natin sa Mateo Kapitulo 1 Versikulo 21 na Jesus nga ang pangalan na binigay sa anak. Kaya naman lumalabas na Jesus din ang pangalan ng ama. Dito, natupad ang hula na ang pangalan ng Panginoon ay magiging isa lang sa pangalan na Jesus. Ngunit, ang ama ay hindi ang anak, at ang anak ay hindi ang ama, pero nagkaisa sila sa pangalan. Ngayon, sa concordance, ang pangalan ay nanganghulugan na pangalan, awtoridad at dahilan. Pero, dahil sinabi sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 10 na ang lahat sa anak ay sa ama, lalabas kung anuman ang kahulugan ng pangalan, ito lahat ay applicable. Ibig sabihin, ang pangalan, awtoridad, at dahilan ng anak ay sa ama din, kasi yan ang sabi, ang lahat sa anak ay sa ama, at ang lahat ng sa ama ay sa anak. Comment, share, like and follow me. Bakit hindi luluhod ang ama sa pangalan na Jesus? Hindi luluhod ang ama sa pangalan na Jesus hindi sa dahilan na walang tuhod ang ama pero may puwet, kundi ang ama ay hindi luluhod sa pangalan na Jesus, kasi pagmamay-ari ng ama ang Jesus na pangalan na binigay lang sa anak bilang pamana. Mababasa sa Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 4 na nagmana ng marilag na pangalan ang anak. At ayon sa Filipos Kapitulo 2 Versikulo 9 hanggang 10, ang Jesus ang pinakamataas na pangalan na binigay sa anak, sa makatuwid ay marilag. Kapag ikaw ay nagpamana, dapat pagmamay-ari mo ito para maipamana, at kapag pagmamay-ari mo, edi sayo yun. Ang anak ay nagmana ng marilag na pangalan, ibig sabihin, ang pangalan na Jesus ay pagmamay-ari ng ama na pinamana sa anak. Ngayon, hindi ibig sabihin na pinamana ang pangalan ay nawala na sa ama ang pangalan niya. Katulad ito ng apelido na kapag pinamana sa anak, yung apelido ay nanatili pa din sa ama. Sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 11, ang anak mismo umamin na ang pangalan na binigay sa kanya ay pangalan ng ama, kaya naman, ayon sa mga Gawa Kapitulo 4 Versikulo 12, walang ibang pangalan na binigay na makakapagligtas maliban sa pangalan na Jesus. Follow my Facebook, at mag-subscribe sa YouTube channel ko for more. Jesus na pangalan ay pagmamay-ari ng ama ayon sa SDA. Sa isang debate, ang debatista ng SDA na si Fernando Camacho ay umamin na ang pangalan na Jesus ay pagmamay-ari ng ama. Ito ang sabi niya. Sabi dito sa John 17:10, "Everything that is mine is yours, and everything that is yours is mine." Okay? Ang tanong ko, ang pangalan ba ng anak ay pagmamay-ari ng anak? Ah, hindi po. Yan ay pagmamay-ari ng ama. Kaya nga yan ipinamana sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na Jesus na rin ang pangalan ng ama. Pero, kahit pagmamay-ari na ng ama, hindi pa rin daw ito pangalan ng ama. Hindi ba ito self-contradictory? Halimbawa, pagmamay-ari mo ang bahay, edi bahay mo yan. Pagmamay-ari mo ang pangalan, edi pangalan mo yan. Dito nakikita natin ang conflicting condition, which happens when the argument is self-contradictory, kasi paanong nangyari na pagmamay-ari mo na nga, ay hindi pa sayo. Comment, share, like and follow me. Mag-subscribe na din sa YouTube channel ko for more. Pangalan ng ama, mababasa, at ngayon, ako'y papunta na sa iyo, iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Juan Kapitulo 17 Versikulo 11. Sa bersikulong binasa, pinapahiwatig ng anak na ang pangalan na binigay sa kanya na Jesus ay pangalan ng ama. Pero, alam niyo ba na para malusutan ito ng Jehovah's Witness, ang ginawa nila ay iniba nila ang pakahulugan ng bersikulo para mailusot lang nila ang unawa nila. Para sa kanila, ang sinasabi daw ng bersikulo ay, "Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang may pangalan mo na ibinigay mo sa akin." Dito, lumalabas na para mailusot lang ang unawa nila, dinagdagan nila kung ano ang nakasulat. Comment, like, share and follow me on Facebook. Mag-subscribe na din sa YouTube channel ko for more.